Yung isa ko namang katanungan tungkol po sa mga santo, yung mga santo, may mga ano, nagmamanifest talaga yung iba sa kanila ng mga kakaibang, ano bang tawag doon, matatawag ba yung kapangyarihan, yung mga lumulutang sa ere, magbabay location, ano po bang tawag doon, pangyarihan, preternatural power o ano ba, ano? Tapos anong pagkakaiba naman doon sa ginagawa ng ano ibang tao na hindi naman natin ma-determine kung demonic ba ang source o hindi? Brother Wendell? Okay, so anong tawag sa mga by location, stigmata, yun po ba'y preternatural? Kung sasabihin preternatural, ang preternatural, yun po ang mundo ng mga fallen angels, mga demonyo. So anong tawag yung by location, speaking of tongues, yun po ay tinatawag, pero hindi yung glosolaya na speaking of tongues, ha? Tulad ng mga charismatic at iba pa, yun po ay sa born again, glosolaya. Ang speaking of tongues, tulad nila ni St. Vincent Ferrer, St. Luis Beltran, na kahit hindi pinag-aralan ang language, nang sila ipinadala ng misyon, nangaral sila, halimbawa si St. Vincent Ferrer, nangaral sila gamit ang kanilang native language, ngunit ang nakikinig sa kanila, naunawaan sila sa sarili nilang language. Yun po ang kasaysayan. So ano ang tawag niyan? Yun po ang tinatawag na extraordinary gifts from the Holy Spirit. Yan po, Brother Jendo. Follow up lang po, yung call sa ano sa extraordinary gift. Yung kagaya natin ng mga layman, magkakaroon po ba tayo kagaya ng mga nagagawa ng mga santo na mga extraordinary gift, kagaya ng kay Padre Pio na parang nababasa niya yung isip ng ibang tao? Magkakaroon po bang isang layman na ganon din po ba na kapangyarihan? O ano bang tawag? Extraordinary gift pala. Okay, sa Lumen Gentium number 12, mabasa natin ang guidelines ng simbahan. Extraordinary gifts from the Holy Spirit cannot be sought after, cannot be desired. No? Dahil ibibigay yan sa Holy Spirit sa taong dapat bigyan for the welfare of the church. Pwede ba magkakaroon? Pwede, dahil lahat sa atin ay tinatawag sa kabanalan, unang Pedro 1:16. At ang kabanalan ay by degree. Yun ang sinasabi ni Father Chad Refriger. Ang tinatawag na virtues na ma-develop sa atin ay by degree. Iba't iba ang kabanalan natin, kaya may grabing nakamit na kabanalan dahil by degree. Depende po sa pagsisikap natin habang namumuhay tayo sa mundong ito. Bakit iba't iba? Hindi tayo magkakatulad ng degree ng holiness. Dahil God likes variety. Ano po bang palatandaan na gusto niya ang iba't iba talaga? Tingnan natin ang ating magmumukha. Di ba nagkakaiba rin? So, God likes variety. And then, pwede ba? Pwede kung makamit natin ang mataas na degree ng kabanalan tulad ni St. Padre Pio na naka-experience na ng tinatawag na demonic harassment at may mga extraordinary gifts from the Holy Spirit dahil ibinigay ng Holy Spirit sa kanya para sa welfare ng simbahan. Pero isang babala, di pwede umano yang hihingiin natin dahil diyan na papasok ang tinatawag na pride. Follow up lang sa po sana. Kasi kung siyempre hindi naman mag-sure kung demonic ang origin, di isurrender sa
i-break yung ano, yung third, 'di ba? Parang sa third ion. So ano, pero hindi pa rin mawala, tapos kapatid, ma-measure natin ang extraordinary gift na ito'y galing sa divine in origin. Una, anong palatandaan batay sa discernment of mystical phenomenon? Kung merong humility sa naturang tao. Humility and then obedience to the church. So, basta may humility at obedience, malaking, sabi ba natin, malaking chance na ito'y gift from the Holy Spirit at hindi preternatural power. Yes, halimbawa sa conference ng Panche Philippine Association of Catholic Exorcists, isa sa mga foreigner na speakers, exorcist, ay pinatawag siya dahil merong sinusuportahan ng isang pari na may stigmata. At naniniwala yung pare na yung stigmata ng taong yon ay divine in origin. Pero nang pinuntahan at nagsimula na mag-interview ang exorcist na siya ay may background sa discernment of mystical phenomenon, doon nakita niya na hindi divine in origin ang pinanggagalingan sa kanyang stigmata, kundi yun ay piki na stigmata at maituring na preternatural. Ibig sabihin, galing sa demonyo na stigmata dahil lumitaw ang disobedience sa interview nila. So, exorcist pala ang makapagsabi, yung makapag-declare kung... Yung mga... expert, lalo na sa tinatawag na discernment of mystical phenomenon. Sige, maraming salamat po.